Pagbasa ko na sa aklat ng Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi, ay may isang kamag-anak na ang pangalan ng Ruth. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at pagkakulat ng mga kumay na naiiwan ng mga magkakas. Doon ako sa pinikuran ng sinubang mapaya. Sumagot si Naomi, Siyaw ang pahala, anak. Kaya si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulat ng mga kumay kasunod ng mga magkakas. Ang napuntahan niya ay bukid ng Bus. Nilapitan ni Bus si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamumulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila lumagapas. At sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Inupot si Ruth din ang pagbibigay gala. At ang lita, napakabuti ninyo sa akin ngayon ako'y dalawang handaan. Sumagot si Ruth, Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong bilang mula na mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin, iniwan mo ang mga magulang at sariling tayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa ni Bus si Ruth at inuwi ito sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ang isang anak na lalaki, si Naomi. Si Naomi ay pinati ng kababaihan. Turini ng Panginoon, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag-yawa sa Israel ang bata. Matatid-yawa siya na kaaluwa sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong malugang na nagsina sa bata ay higit kaysa pitong anak na lalaki. Kinuha Magiliw na kinalong at hinilagaan mabuti. Siya'y tinawag niya ng Obed. Bata na yung sinabihan nila, nagkaapo ng mga lalaki si Naomi. Si Obed at ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang Poon susundin. Mapalad ang bawat tao na nasa Diyos at nitakot. Ang maalam na agungkay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Siya yaging pagpapalain kung ang Poon ay susundin. Sa tahanan ng asaway para upas na mabuhay, bago pa rin na ulibo sa may dulang Kaya'y pagpapalain kung ang Poon ay susundin. Sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa sayang, pagpapaanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagpundad ng Jerusalem. Kaya'y pagpapalain kung ang Poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Ngunit huwag ninyong tularan ang
sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangaral. Nagbibigay sila ng mabibigang kadalain at pinapasan sa mga tao. Ngunit hindi kalili ay ayaw nilang igalaw upang tumunong sa pagdadala ng mga yun. Paawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapan na
limbak-limbak ng salapi para magkaroon kung tawagin po namin ay maapektuhan ang desisyon ng ibang tao. Hindi na mo bago yan. Yan ay nangyayari na ng panahon ni Jesus at maaaring even before Christ. Dito po, ipinayag ka rin. Yan pinagpipitirin. Mga iskriba at mga parasayo. Mga iskriba at parasayo. Para po sa mga Hudyo, ito ay may dalawang status. Kasi po sa pataon naman ng mga Hudyo, ay kung tawagin po namin ay katulad ng panahon natin ng Kastila, iisa yung pananampalataya at iisa ang gobyerno. Yung kasi yung kaisipan. Both civil and religious office. No? Yung pinangawakan. Kasi bahagi. Maliban na lang ang panahon ni Jesus na sila nasakot ng mga Roman. Na wala yung civil influence nila. Nandun na lamang yung religious influence nila. Pero pag sinabi yung parasayo, pangisipan, hindi yung mga katungkulan. May mga katungkulan ito. Ito yung dumagawa ng mga batas. Translation, yung senador at congressman. Mga iskriba, ito yung mga magawang kumain ng papatubad ng mga paras. Pero bago, kapatid natin ang iskriba ng mga parasan, ito ay mga may katungkulan. So, pero ano ang makikapin na ay ibig nilang magbugayan sila sa mga diwasa, bayan at gawag ng guro. Prestige. Sabi nga natin, bahagi ng human needs to be acknowledged. Pero sana, hindi lang tayo credit grabber. Kung sa mga tao, kahit hindi nila ginawa, kung sa sila, ilagay sa pangalan nila. Pero hindi sila gano'n, ay dapat ay makita ng pag-ibigod. Yan ang sabi ni Jesus dito, ni hindi nila tinutulungan. Gumagawa sila ng batas, pero hindi sila nag-aangat ng kahit na kanilang daliri para matulungan yung kanilang kapwa. At yung pangalawa niyo, huwag natin kalimutan. We are at the service of the church. Lalo-lalo na ngayong taon na ito na pinagtuturuan natin ang pansin ng Year of the Paris. At ito yung patuloy na pinaalala ko sa lahat ng mga resyong pagsimbahan. Maging ito man ay apostolate o ministry. Yung book Knights of Colossus bilang mga apostolate. Kaya ko yung maalala sa struktura ng simbahan. There is a vice president for apostolate and vice president for ministries. Pero sa akin, malinda kasi ng parokya natin. Isa lang. Isa lang. Hindi na natin pinagsama. So yung mga apostolate, anong ibig sabihin ng apostolate? Iba yung prophecy. No? Apostolate ka. Nagsama ng mga ministry. Health ministry. Yung ministry of migrants, yan, under the realm of ministry. Yung mga apostolate, natulad ninyo, you belong to the apostolate. So, bahagi mo sana na kung saan ay makita natin at alin yung kapatuloy kong pataya. But you have to be seen.
in the parish. Tumisan po na ang isipin na may mga organisasyong pagsimba, well, naglilipot. Kailangan, hindi sila visible sa kanilang sariling parokya. Eh, dapat po pag visible kayo, lalo kayo makikang visible sa sariling parokya. Kasi, tama-tama nyo na, here in the parish, kayo ay then, Commissioner, may balikahan ko lang yun kayo. Outreach program sa ibang parokya. Walang problema ko. Pero malaking outreach, malaking program sa sarili ng parokya. Sana, ay kung hindi man kapareho, na kung hindi man malaking higit, at least malaman kapareho. Higit man lang sana ka, makita natin kapareho. Kasi bakit? Ay, the study of the church. Kaya po tayo ginawang parish to parish. Kasi bakit? Ay doon tayo din ang mga paglilingkod sa parokya. Hindi yung makilala kayo ng ako ninyo na isang Columbus. Hindi. Kasi bakit? Kapag paglilingkod kayo sa iba, hindi yung makakilala ang sinyo na isang Columbus. Hindi. Makilala kayo ng tao ng parokya. Parokyano ninyo ng parokyo ninyo kinabibigahan. Dito, parokya ni San Martin de Porres. Sana po, yun ang maging evident na maging maliwanag. Kasi, sabi na natin ay communion of communities. Ano yung sabihin? Communion of communities. Kasi yun ang yung sabihin ng parokya. Na kumisan yung parokya natin ni Ellen na sa letterhead lang natin. Wala doon sa bahagi yun. Kasi bakit? May mga organisasyon natin hindi nakikita yung pagkilos sa loob ng parokya. Saan dumao, yung aking patuloy na paanyaya ay makapagbalangkas ng mga programa, lalo na, no? Kasi para sana sa mga may sakit, ito sana itutupan natin. No? Bakit? Kasi ito yung isang mukha ng mga mahihirap. Ito yung mukha ng mga dumao, isang mukha po ito, ang mga may sakit. Kaya ito yung nalis natin na tiyang basi kasi yung aming patron saint na ito, we are the patronage of St. Martin de Porres, who is the patron of the city, the father of the poor. So, yung poor, marami yan. Pero isa sa pamukha ng mga mahirap kaya ang mga may sakit. Sana yung mga balangas tayo ng mga programa pangpastoral. Nasa natutukan natin ngayon ang may sakit. At sa luma, sana rin po ay maging regular. Hindi lang pang Pasko. Kasi bakit? Ay yun ay seasonal. Seasonal. So sana makapalagkas tayo ng programa na kahit once a week, Heaven by Hells of Columbus is the Council of St. Martin de Porres. Important the number. Ito yung programa namin. Kasi paglilingkod eh. No? Ito yung programa namin. Kahit masimili lang. Kayo ang pag-isip. Kasi ayaw mo na ngayon mga ako mag-isip sa inyo. Bibigyan mo lang kayo ng idea. Katulad ng limbawa na ulit. Halimbawa, pwede nyo tubukan na limbawa yung po para sa pagkasakayo sa mga may sakit. Pwede nga limbawa na
minsan. Pero marami na pwede maging maging problema nito. Tayo na po yung halimbawa ay regular every Sunday nalit check up na sugar sampo na ako. Hindi kaya ay bahagi ng pagdulos na si sugar lang yun o no? Pinipinip lang yun. Hindi kaya pag-impact sa health ministry ito bahagi ng kasama na pwede maging bahagi ng programa kahit maliit lang pero regular. Pero regular. Dahil ito ang programa ng Knights of Columbus. Ito yung programa ng Knights of Columbus. Ng Paroko ni Sir Patiti Boris. Ito ang aking amor. Yun ang aking amor sa inyo. Kasi hanggang ngayon, may mga programa kayo, may lang isipurado. At saka ang tawagin natin ay parang kabuti. Ano ba ibig sabihin ng kabuti? Ngayon makikita mo, bukas wala na. Hindi, dapat simple but regular. Na kapag dahil talaga ninyo yan, ang iproblema mo sa ganito, ha? Papasok sa isipan ng parapya, pumunta ka sa pamilya niya ng Sokolobos at tutulungan ka doon. So, yun yung isa sa mga bahagi ng patulos na pwede natin matugunan ng pansin. No? Ano rin yung pwede? Kasi may Sokolobos, napawag din na yung Sokolobos na sa mga seminarista for vocation. Ano ba lang na itutulong mo sa aming mga seminarista? So, asa-asa sa grupa, nata sa individual. May dalawa ang mga seminarista ngayon. Kasama sa chapter ngayon eh. To have the vocation to prison. Ano ba na itutulong ninyo? Patan, pwede mo ba na magbigay kami doon sa dalawang seminarista kahit na nagsisipenta pesos every month? Okay lang po ba yung patan? Yes, okay lang po. Bakit ulit? At least masabi na kahit pa parang kumikilos tayo. It's not on how much. It is on are we working for it. Nagtatrabaho ba tayo? Nagsusubikap ba tayo? Kumikilos na. Kasi hindi na yung ilang posisyon na hinahanap namin sa buong kapag. Sana rin po ay bahagi ng pagkilos na matagunan din natin sa bahagi ng pagkubo na pinapaanyala sa atin ng sikto. We are here, ano, hindi para pagbugayan ng tao. Narito tayo para maglipot. At ang bawat apostolates, kasi may kanya-kanya apostolate. Iba yung apostolate ninyo, nakalagay naman nyo sa charter ninyo kung ano yung apostolate. You choose one. Or maybe two. Or even three. Kahit isa lang muna. Kahit isa lang muna. Na bahagi ng pagbuo natin sa bagay na pinamahal ng buong kapal. Kahit isa lang muna. Doon lang muna tayo magpunod sa tingin ninyo. Ha? This is the need of a Paris. Pero kung kumisa, hindi tayo makapagpalabas ng problem ng programa. Kasi kung kumisa din kasi na rin, we are not aware of the parties. Kasi bakit? Hindi tayo nag-i-immerse sa parokya. Nag-i-immerse na kayo kapag meeting ninyo. So ako naman ay natutuwa, ang PPC naman ay natutuwa, ngayon ay kayo ay yung inyong presidente, yung mga ng meeting. Kasi bahagi yun ang socialization natin. Hindi tayo makapagpalabas ng programa ang epektibo kung hindi tayo, hindi natin alam ang parokya. At kung hindi natin
kung hindi tayo nakikisalo sa mga parokyano. So, pero ang ito, kung ako na itinabahay ng buong metapar, tulad yung tinahay ng buong, huwag tayo tumulad sa mga pariseo at iskriba sa panangakasulatan na ang gusto lang ay palakpakan. Pero wala namang ginagawa. So, okay lang yung magkayo palakpakan kasi we deserve it. Gumagawa tayo. Hindi ko sinasabi na wala tayong ginagawa. Yung aking paglaban niyo ulit. We have to think more. Yung na kailangan niyo mag-isip. Marami pa mag-isip. No? Kasi nasayang mo kasi ang apostolay. Alam niyo, kaya ko yung isa pong ano ko, ano, yung aking 7-7 na para lang kung malaman nyo, bagamat pinabagin nyo yun sa iba kong mga humilya o ordinary nyo. Yung 7-7 na pag-aralan natin sa Banal Sacramento sa altar. Yung pong ating BJ tuwing araw ng Biyernes. Ba't mo ginawa yun? Kasi lang. Kasi kapag tinatanong ko sa mga ko eh, ano ang programa ng Dayos ng ating parokya para sa mga wala. Wala tayong programa na ito dahil para sa mga lupa. Eh, Father, kapag po Pasko, that is once a year. No? Once a year. Kapag po kapag Pasko, mayroon tayong papasko sa mga lupa. Good. Pero, to increase mas lamang. We should more, do more than that. Hindi maaman ko sa inyo. Pero, dahil pinapaliwanan ko lang sa inyo, na bigil sa harapan ng Blessed Sacrament. Kasi bakit? Ito yung unang natin na rin may makita tayo ng regular na program natin para sa mga mukha. Sa mukha ng mga may sakit. Sa mga mukha ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. So kaya yung patuloy natin pinaanyaya. Kaya kung may magtanong sa atin, anong ginagawa ng parokya natin? Sa'yo, kasi may kulong. Once a week. E bakit nagbibigil pala kayo? At least nagbibigil. For the intention of it, of the poor, of the sick, and of those who pray for the sick. So at least may maliwanag kayo yung programa para sa mga lupa. Pero sa lupa, ito, diyan lang siya nang magsimula. Diyan lang magsimula. And we need to multiply. Sa iba pa mga aspeto. Sa iba pa mga aspeto. Kaya hinahanap ko ang mga Knights of Columbus na magpalakas ng programa na small, pero malinig. Eh, ito rin yung bagay na yung mundo ng Pinoy. Malinig, basta malinig, patungo rin lang. Kasi ng mundo ng Pinoy, yung 25 cents. 25 cents lang. Pero malinig, patungo rin lang. So yun ang battle ng mundo ng Pinoy. Hindi yung kailangan na magbigay ng 1 million. Ang hinihingi lang ang mundo ng Pinoy ay 25 cents. Ganun din ako sa mga programa ng ating pagpastoral, lalo pa rin sa pagtugon. Ano yung maging bahagi na ating pagkuyos? Nasa na po yung ipalagkas ng Knights of Columbus ng parokya sa Patiti Boys. Maliit, basta kami ay patungo nila at yung tayo. So makita lang na ang ating posisyon, ang ating pagiging membro ng Knights of Columbus ay talagang may para sa
Kasi alin, may nakikita na tayo na maliwanag na pagkilos. At kung yung nagagawa natin, every Sunday, or every day, once a week, then do it. Pagmamahalin na siguro magsimula ng once a month. No? Masisimula natin once a month. Ang parang nga rin, magsimula tayo, magpalakas tayo ng programa ng pastoral na makapaglilingkod tayo sa ating kapwa. Para po, tulad na sinabi sa panang, makapagpuhod ba tayo ng gamay para matulungan natin yung mga kapwa natin na mas nahihirapan kaysa sa atin. Yun yung amo na pinapahayag ng Bukita. Pero po, sa Ibanghelyo na ipinahayag po natin yun, ano, na ipinapahayag ito, ay alin, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Tumayin po tayo sa sandali. Baka may gusto pang sabihin sa atin ng Diyos. Ngayon na natin
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikasi, pagandaan ka huwag na itong aming alam. Mula sa lupa at pamanangan ng paggawa ng tinapay ng ito para maging pagkain na ibigay ko ay. Kapuri-puri ka po, may pakaan na iyon ang kailan man. Kapuri-puri ka Diyos sa mga manikasin ng pagdama ng itong aming alay. Mula sa matas ng lupa sa suma ng aming pagawang anak ng ito para maging inumin magbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang toong may kapal ngayon at kailanman. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kalagdaan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulian niya at karamanan sa ating makakilalaman at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin ang lumita, kami nagahain ngayong binumulita sa paliang maang ang bere ay nagiusan na sa tuluang sa kapatid na nagahain ang kanyang kalistinisang paghahagod ng sarili sa krus. Ang ngayon ay kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At sa Diyos ang inyong puso at liwa. Itinaas ka namin sa Panginoon. Masadaman din natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ang pasadaman. Ama namin, mga pangalihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasadaman. Bukod mong pinagpalang maghina ng isang isang mahal na bilang ng tupuri na gagalak sa ikaw ang gumawa ng kanang makilang bagay. Ikaw ang nangilingam sa lahat ko ilang man, nilingam mo ang mahal na bilang ilang iyong mapagalipin. Ngayon binigyan ang tupuri kung maninga sa lahat mong manubos namin. Kaya ay sa lahat mga anghel na nasisiawi ang papuri sa iyo na walang mumpay sa kalagitan, kami nagbubuni sa iyo kanamin. Santo, Santo, Santo.
Ngayon din naman ang matapos sa patuloy na ginawa ka niya ang kalis, hindi kayo pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis ng mga alalad at sinabi, tanggalin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bato at walang hanggang kipan ng aking dugo, may bubuhos para sa ito at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng pananampalataya. Ama, inaanwa namin ilang pag-alala sa pagkamatay mo ng pagkabuhay ng mga nakangyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng nakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami inarapat tumulong sa harap mo para makapagpunod sa iyo. Iisinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Puno Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingnan mo ang simbahan na banang sa kumulitig kuspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, at ang ganang kapatid. Alalahanan mo rin ang mga kapatid namin ngayon dahil na may pag-asang sila'y muling pamukuhay kaya hindi na lahat kawal mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawal mo ang kapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal ng Birheng Maria nila ng Diyos. Isa na sila ka ng esposa. Na mga apostol, isa na Martin, ang nalaan ng mga banal na buhay dito sa lehim ng kalugugugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karamahan mo. So, pagkita niyo na ang aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ka sa kanyang lahat ng paramagpapuloy sa iyo, Diyos na lang ang kapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, makasawa ng hanggan. Thank you.
ang kapahamakan. Samantala namin pinanakal na ginamahang ang pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sa pagkat ito ang